Yo, what's up mga ka-sir, this video guys, ayan, pupunta ako ng Naga City, so magmumotor lang tayo mga guys. At yung motor ko nga pala is Honda Click 125i version 3, so pinangalanan ko siyang Combi mga guys, yan, kasi Combi brake siya, so Combi na rin yung kanyang pangalan mga Lodi. So yan na nga, maglalagay tayo ng mga protective gears natin mga guys. So napakainit ng oras na yan mga guys, siguro mga nasa ano na yan, mga 1 PM ng hapon mga Lodi. So syempre gagamit tayo ng jacket para protection na rin sa init at syempre sa alikabok na rin mga Lodi. Syempre bago bumiyahe kailangan natin ng lisensya, so meron tayong lisensya mga guys. So nag-exam ako sa LTO dati noon, so out of 60 naka 56 tayo yung score passing natin mga Lodi. So hindi na rin masama talaga, para at least alam natin yung mga rules and regulation kapag tayo ay magmumotor mga guys, para safety rin tayo. So yun yung pinakamahalaga. So nag-exam talaga ako sa LTO mga guys at nakakuha tayo ng 56 score. So apat lang yung mali natin, kailangan nating ma-improve at kailangan na mas galikan pa natin at ma-perfect talaga natin yung exam. So ayan na nga guys, in-start ko na si Combi. So syempre bago tayo umarangkada, so painitin muna natin makina para protection din sa makina ni Combi mga guys. So yun, let's go na, let's ride mga guys. So ayan na nga mga guys, time slap na natin. So ito yung aming village. So palabas na ako sa aming gate mga Lodi. So syempre bago tayo dumiretso ng biyahe, so magpapagasolina muna tayo. So malapit lang dito yun sa amin, yung gasolinahan. So syempre sabi daw nila, yung ibang mga gasolinahan daw kailangan mamili tayo ng magandang brand ng paggagasolinahan natin, kasi nga baka daw mayroong ano, may halong tubig yung mga gasolinahan. So far naman yung pinapagasolinahan ko dito sa may sa amin, so hindi naman siya ganun ka-branded na gasoline station, pero legit naman siya at wala naman nagiging aberya sa motor natin na si Combi mga Lodi. So syempre dyan ako nagpapagasolina kasi malapit lang, so hindi na ako tatawid ng kabilang linya dahil dito lang naman sa kaliwa yung gasolinahan natin. Kaya lang kailangan lang natin talaga maging safe at siguraduhin natin na bago tayo tatawid or papasok tayo sa solid lane na white, wala nang sasakyan mga Lodi. So importante rin talaga kapag nagmumotor ka, alam mo yung safety rules and regulations sa pagmumotor mga guys. So unang-una nga niyan, kapag nagmumotor ka kailangan merong helmet. Ayan, so ayan na nga yung gasolinahan na pagpagasolinahan natin. So magpapagasolina tayo ng unleaded, so 100 pesos yan mga guys, kasi yung motor natin na si Combi, napakatipid niya kasi fuel injection na siya. So sabi daw ng iba hindi daw matipid, pero para sa akin napakatipid yung 100 niyan, dahil hindi naman ako masyadong ano, so pang layo ng binabiyahe natin. So papuntang Naga pala is aabuti ng mga 13 kilometer. Yan guys, kung aabuti na ko ng mga 20 minutes more or less, depende sa bilis. So yung takbo ko lang naman is 60 kilometer pababa. So ganun lang yung bilis natin mga guys. So hindi tayo masyadong nagpapatakbo ng ganung kabilis mga Lodi, kasi nga syempre non-pro driver's license holder pa lang tayo. So kailangan nating maging maingat sa pagbabiyahe natin mga Lodi. So yun na nga, so babiyahe na tayo. So syempre ayusin muna natin yung side mirror nga pala, nakalimutan natin. So ayusin natin yung side mirror, yung pinaka-comfortable natin sa side mirror natin mga Lodi. So yun na nga, inantay ko muna nga maka-alpas yung mga sasakyan bago tayo papasok sa linya natin mga Lodi. So yun na, wala nang sasakyan. So pumasok na tayo sa linya natin. So yun guys, so sarap talaga mag-rides kapag meron kang sariling motor. So nakaka-relax din. So pupunta tayo ng Naga City mga Lodi. So 13 kilometer yung babiyahin na yung tatakbuhin natin mga Lodi. So syempre habang tumatakbo tayo, ride safe lang tayo. At marami tayong napansin na mga motorista guys, karamihan na syempre mga pasaway talaga sa kalsada mga Lodi. So yun na nga, papunta na ako ng ano, ng San Fernando. So papasok na ako diri ng San Fernando mga Lodi. So yun know, ang ganda ng view yan kapag dumadaan ako dyan mga guys. So yan, pasensya na sa aking ano, cellphone holder, dahil hindi ko pala natanggal yan at wala pa akong ano, yung cellphone holder sa aking helmet. So ayun guys, at yung malapit na ako sa may ano, sa may island, sa may pedestrian, merong motor na napakabilis. Didiretso pa sana si kuya sa linya ko sana, kaya binusinahan ko siya para tumigil siya. So wala pa namang helmet si kuya, siguro malapit lang siya dito sa may San Fernando kaya wala siyang helmet. Pero always wear helmet mga Lodi kapag nagra-rides, kasi hindi natin alam yung sitwasyon at mga pagkakataon mga Lodi. So protection din natin yan
At syempre habang nagbubiyahe ako mga guys, meron akong narinig na emergency ambulansya mga lodi. So syempre gigilid tayo niyan dahil priority na makadaan kaagad yung mga ganyang uri ng sasakyan kasi merong emergency na dadalhin sa ospital mga lodi. So yun, malapit na ako sa May Tulay dito sa May San Fernando. So napakaraming hams mga lodi, napakaraming yung mga lubak mga lodi na nadaan. Syempre meron ako nadaanan na nakamotor, so tatlo silang nakasakay. So ayan, wala silang mga helmet mga lodi. So ride safe mga kuya. Kapag nag-rides kayo, kailangan meron kayong mga helmet. Syempre for safety. Siguro baka malapit lang din sila, pero sa parting ito mga lodi, medyo wala na kasing bahay dito. Medyo malayo-layo yung distansya ng pagbabiyahihan nila, yung tatlong naka-motor na yon na nakaangkas mga lodi. So yan, napakaraming lubak pa rin talaga dito sa may parting San Fernando, boundary ng Milaor mga lodi. So ang pinaka-boundary talaga niyan dun sa may Tulay. So malapit ako sa May Tulay. Itong parting ito mga lodi talagang maraming mga lubak. So dapat maayos din talaga yung kalsada dito. Kasi tingnan nyo, dumadaan ako sa pinakagilid kasi yung medyo gitna-gitna niyan. Kasi 4-lane yan. Yung pinakagit, yung gitna rin yan is napakaraming mga lubak mga guys. Kaya ingat-ingat din sa mga nagmumotor mga lodi. So ito na nga yung Tulay na sinasabi ko na boundary ng San Fernando at Milaor mga guys. So yan nga, merong motor, binisinahan ko yung motor mga guys kasi baka pumasok sa linya ko, kaya binusinahan ko siya. So ride safe din kay kuya naka-tricycle. So ayan na guys. So Milaor na to guys, yung dire-diretso na yan. So isang mahabang diretsuhan na yan. At syempre madadaanan ko rin yung isa pang Tulay. So yan na nga yung Tulay mga guys. So medyo may humps din yan, meron ding mga lubak, kaya nasa gilid lang din ako kasi yung parting may lubak talaga. So kailangan talagang gumilid ka talaga kapag nag-rides ka. So yan na nga guys, malapit na ako sa may Mabulo. Yan, sa may Mabulo sa Tulay ng Naga City. So papasok din ng Naga City mga guys. Syempre liliko na ako dyan ng pakaliwa kasi papasok na ako ng sentro ng Naga mga lodi. So nung pagpasok ko dyan guys sa may intersection, yon intersection mga lodi, ayan yung intersection mga lodi. So merong yan, sinusundan ko yan, pakaliwa ako, nakasignalite ako ng pakaliwa. So merong paring Mio na bigla ang paring sasalubong sa akin mga guys. So mabagal lang din yung takbo ko nyan, mga 15 lang. 15 lang yung takbo natin niya kasi marami na mga sasakyan. At syempre dadaan ako na yung release ng tren dyan. So madadaan ako yung release ng tren mga lodi. So ingat pala kay kuya yung naka-Mio mga guys kasi parang nagmamadali siya. So mga ganun guys, mababangga ka talaga nun kapag nagmamadali ka. So relax lang. At syempre ito yung madadaan natin yung motor shop. Yan, dito sa may malapit sa may Mabulo guys. So yun, papasok na yan ng sentro ng Naga mga guys. So ito na yung Tulay ng sentro ng Naga. So yun yung ilog na pinagpo-prosesyon na ng Piña Francia. So makikita nyo guys yung, ayan yung boundary ng sentro ng Naga mga lodi. So yun ayan, yung boundary ng sentro ng Naga. So papasok na tayo dyan. So maganda na yung Naga mga guys. So meron ka makikita sa bungad, may makikita ka dyan na malalaking statue. Ayan madadaan natin. At yung parting kaliwa, yan yung supermarket ng sentro ng Naga mga lodi. So dyan ako nag-grocery or bumibili ng mga kung ano-anong mga items mga guys. So dyan din ako bumibili ng ng charol plastic at yung tansi na gagamitin natin sa kites. So ayun na yung mga ribulto mga lodi. So medyo maraming sasakyan na yan, tricycle. So iba-ibang mga sasakyan mga guys. Kaya ingat-ingat lang din kahit mabagal na rin yung takbo mo dyan. So huwag ka masyadong magmadali sa pag-ride. So ayan, iikutan ko lang yan hanggang dun sa may Plaza Quezon, ay Plaza Rizal. At syempre madadaan ko yung Plaza Rizal, yung Plaza Quezon mga guys. So hanggang dun lang din ako sa may Plaza Quezon. So ito na nga yung sentro ng Naga mga lodi. So yun so napaka-busy pa rin ng mga tao. So yan, pedestrian. So tatawid tayo dyan. Yan, maraming establishment. Kung makikita nyo guys yung sentro ng Naga mga lodi. So buhay na buhay, napakaraming tao talaga yan So malapit na yung dyan, Plaza Rizal mga lodi. Ayan yung Plaza Rizal yan Ayan, pakalagpas ng South Star Drug. So ayan yung Pure Gold mga lodi. So yun, Pure Gold. Ayan yung Plaza Rizal mga lodi yan Yung pinakasentro na yun ng Naga.
So ayan yung Plaza Rizal, napakalawak sa pinakagitna yan. Ayan, tambayan rin yan kasi plaza. So ayan guys, oh, yung stage ng Plaza Rizal, mga lodi. So yun, kakanan na ako dyan. So dire-diretso lang din. At sa kaliwa, makikita naman dyan yung ano, Plaza Quezon. Maliit lang siya na plaza, kaharap ng ano, San Francisco Church. Ayan yung Plaza Quezon, mga lodi. Ano? Ayan o, Plaza Quezon yan. So kaharap yan, katapat dyan yung ano, San Francisco. So syempre, yung pupuntahan ko talaga dyan is ang yung ano, BPI Bank, mga lodi. So ayan, magdi-deposit tayo dyan ng kaunti nating naipon, mga lodi. Yun, no? At syempre magka-park ako dito sa may 7-Eleven, mga lodi. 7-Eleven ba yun, no? Ano, ewan ko kung anong establishment dyan, mga lodi. So syempre napakainit yung oras na nyan, mga guys. So yan, papark ko muna yung ating si Combi. So thank you kay Combi, talagang ride safe at nakapunta tayo sa pupuntahan natin. So salamat kay Combi. Ayun si Combi, mga lodi, oh. So syempre walking distance lang din papunta dun sa BPI Bank. So tinanggal ko na yung aking helmet, mga lodi, you know. So punta na tayo dun sa may BPI Bank. Ayan. So syempre sarado yan dahil ano, Friday. So Biyernes Santo talaga nung mga oras na yan, ng hapon yan, hapon. So yan, dyan tayo mag-deposit, mga lodi, ano. O syempre nagulat si kuya, kala siguro riding in tandem kasi naka-block tayo. So ayan na guys. So syempre ayan, o, syempre hindi mawawala yung selfie natin dyan, mga lodi, ano. Ayan na yun, talagang rider na tayo, mga lodi, ano. O syempre ayan na nga yung ano, Plaza Quezon at yung sentro ng Naga, mga lodi, ano. Ayan, at ayan si Manong, ayan, oh, binigyan ko yan si Manong. So ayan na guys, maraming salamat sa ating vlog. So ride safe lang tayo palagi sa pagmumotor. So thank you kay Combi.